Kasama natin si Sir Ronnie Constantino dito sa Di Constantino Farm Corporation, isang Tesda school. Sila po ay nag-specialize sa ruminants, small and large, and basically sa livestock. Sir. Livestock. Ito yung grazing area. Yeah, laki. Ito yung grazing area na nakakonect sa goat house. So, ang unang naggagawa niyan, itong mga recycle lahat ang gamit yan. Walang prefabricated. I give them the task, mm-hmm, and they have to come up with their own design. So, using the 3R principle, yung mga existing, ng mga idle structures na instead na sirain dyan, hindi napapakinabangan, make use of it, but mm-hmm, with my approval. So, yan. Yan. Ito yung batch 5. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Ito na naman tayo kasi yeah, may bago tayong tour ulit, mm-hmm, ngayong May. Uh-huh. Actually, hindi siya bago. Second time na natin itong gagawin kasi ginawa na natin ito, uh-huh, last year. Ito, parang rerun. Rerun natin, okay, to kasi mataas yung demand niya. Mm-hmm. Marami pong gustong maka-experience ulit. Ito po yung Thai Fruit or Chard Tour. Yeah. So, gagawin po ito sa Chantaburi, Thailand. Yes, ang tinatawag na Fruit Basket ng Thailand, sa May 7 to 10. Sobrang nag-enjoy ako doon sa mga eat all you can na, yes, na prutas. Marami pong reasons para bumalik sa Chantaburi. Unang-una na po yung fruit buffet. Na bawat farm po na pupuntahan natin ay nag-o-offer ng fruit buffet. So, only sawa tayo, yeah, sa fruits na kasama ang durian, mangustin, lansones, rambutan, longan, at salak, hindi pa sa ating snake popular fruit. Magaganda yung mga places, no? Like yung durian land. Grabe yun. Super. Super. Ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko. No? Yung magnitude ng laki ng farm, how organized, yung irrigation, gumawa sila ng mga dam nila, may sarili silang restaurant on top of the mountain. Sobrang ganda talaga. Yung large-scale durian farming, parang yun yung trend ngayon. Yung talagang malakihan talaga. Napakalaki po ng demand, yeah, ng China for durian. So, kahit po sa Malaysia, kahit sa Vietnam, ito po ang trend talaga, yung malakihan na plantation ng durian. So, makikita po din natin yun, makakapag-benchmark tayo. Mm-hmm. Yun po yung very important sa, yeah, tour na to. Kasi may premium pagka-organic ka talaga. Ibang presyo talaga. Even though mumultiply siya 5 times or even higher pagka-organic siya. So, it's something to look into para dun sa mga farmers natin dito sa Philippines. Mm. Kasama na po dyan yung beekeeping. Yeah. Kasi para maging organic siya. So, kumusta ma'am? Ano yung update doon sa export? Kaya ba ng Pilipinas pasukin ng export? Though nag-start na tayo, but masyado pa rin maliit, no? Kulang. Parang more than 80% pa yung kakulangan natin sa supply. Doon sa binibigay sa ating opportunity ng China. Ano yung best varieties ngayon na kailangan itanim? Ano yung inihingi ng market? Opo. Gagawin po natin ulit, yeah, sir, yung sir favorite mo na lahat ng variety. Titikman natin. And then sabi niya, 20 varieties. 20 varieties. Hindi na muna natin sasabihin alin yung pinakamasarap. Para hulaan nila. Hulaan na lang. Alin yung pinakamahal. Pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Yan po ang pinakamabilis na paraan para makontak po kami. Sana po mag-contactin niyo na po kami agad kasi konti na lang po konti yung slots. Konti na lang din yung slots. Paubos na rin po siya para makasama po kayo dito sa susunod nating tour. Sana po makasama kayo habang may available slots pa. Contactin niyo na po kami. Mm-hmm.
Ang mga kambing, ayan, bawat isang kambing ay may nag-aalagang dalawa. Ayan. So, again, ang farm had to be maintained cleanliness. Huh? Cleanliness. Yan ang required. Yung mga farm equipment, sila rin ang nagre-recondition yan. It had to be kept in a running condition. Ito yung sinasabi ko, sir, na although the farm are very small, but kahit small, ito yung sinasabi natin, 5S principle. Mm. Ang warehouse, dito ang application ng 5S ay nasa warehousing. Okay. Sorting, set everything in order, shine. And then, standard the first three, and then sustain the first four. So, lahat yan kailangan ma-apply nila at makita ng mga auditor. Mm. So, ngayon ang audit, so lahat ng kahit na maliit ang farm ay wow. Mini-maintain. Super organized. Organized. Kasi yan ang dapat nilang matutunan. Mm-hmm. Small scale, and then I show them the manual method na everything had to be recorded. Okay. And this can be transferred into a database sa computer. So, kailangan matutunan ng mga eskola ang proper storing, use of different tools and materials. Mm-hmm. Kasi they have signed a waiver. Kapag na farm rules is, pag may nawala dito, na damage, they are accountable. Accountable, okay. Kasi dapat may accountability. Yeah. Para they can use in a right manner ang mga equipment. And had to be labeled like this. Mamaya, pagdating natin doon sa warehouse, sa cattle area, yung part ng actual audit, yung silage. Mm-hmm. We've been keeping the Napier silage for 22 days, which is due for harvest now. Yeah? So mamaya, ito naman sir, ito, ang goat house natin. Ganda. Ang goat house natin, I designed these things, modern goat house. This is around 500 square meter floor area. It cost me 1 million. Wow. As you could see, the structures are not like made of heavy duty materials. It's all free buhos. So, kaya kahit lindol or mga bagyo na dumaan, the structures stand firm. Kailangan sa goat house, ito yung kailangan minimum 1 meter. And this is more than 1 meter. Depending on the elevation ng ground. Kasi we had to collect the manure. Mm-hmm. And the manure had to be transformed into natural fertilizer. Mm-hmm. Nagagamitin din natin sa pagtatanim ng kanilang second lesson, yung provide forage. Hindi tayo bibili, but lahat ng naandito sa farm had to be reused in a different program. Yung manure had to be collected. Underneath is the pre-range chicken that give us natural egg. Okay. Dayami. Lahat ng mga leftover na kumpay ay ginagawa nating pang taklob sa instead of bumili tayo ng plastic to keep the moist mulch ng lupa. Natural dayami at nataihan ng kambing. Mm. Which is more effective. So, kaya ito ay madali ang linis. Walang amoy. Kasi ang goat, kapag less than 1 meter, the manure will evaporate that cause ammonia. Ammonia will kill the goat. Yun yung mga hindi nakikita sa, yun yung mga dapat nilang matutunan at natutunan at i-apply. Mm-hmm. Pagdating nila sa ibang bansa. Na how to design the goat house, modern goat house, at maintenance. So dito, from these structures, we had to maintain biosecurity. Okay. This is a disinfectant solution made by them. Oh, they, talaga, sir? Yes. How to do the chemical of the disinfectant solution? It's a combination of iodine and water. Ah, okay. So again, yun yung mga dapat, hindi lang sila dapat bili ng bili. Kasi part ng kanilang lesson is to reduce costs. Mm-hmm. And use the existing product in the farm.
disinfectant had to be used, iodine, 2% iodine, okay, and 90% water. Konting-konti lang. Konting-konti lang. And then, we have, kailangan may sanitizer tayo. Mm-hmm. And then dito naman, as you could see, may mga team A, team B yan. So we collect, we have a community partnership. Super ganda siya. Ito yung mga combined forage na kinukolekta natin, okay, every morning. Air drying. Mm-hmm. Why we need to do the air drying? Kasi yan, coming from the swamp, yeah, may mga itlog yan ng suso. So we have to air dry so that the suso will die. Okay. So hindi mo na agad directly pinapakain. Mm-hmm. How many hours, sir, before? If we collect it 9 o'clock, we keep it there before 12 o'clock, it can be given. Oh, I see. For at least nakatagas na yung tubig at saka yung mga parasite. Mm-hmm. Ito yung sinasabi ko sa yung F3. Ayan, dito nilagay yan. Sir, gato ang pag-produce ng F3. Ang protocol, mag-uuna sa native, sa bower, sa pure. Mga nganak. Na babae, maghihintay ng 9 months. So and so, para makakuha ng F3, tatlong cycle ang dadaanan niya. Can you imagine these things? Wala pang less than 1 month. Ang lalaki ng bias. Nung pinanganak, ito ang record niyan. Pinanganak siya noong February 21. Oh. Ang mga school nag-start ng 19. So na-witness nila ang panganganak at pag-aalaga dito. Binigyan siya ng vitamin, pinanganak siya almost 3 kilo. Ang last reading niya from 3 kilo, now ang kanyang ilang kilo na siya? Sir, more than 7. Ang huli. 7 kilo. Ayan. 7 kilo na. From 2.8, 4.5, 7 kilo. Ang native, pag nanganak, genetically, will not go more than 1.5. Ganyan lang kaiba ng F3. Kasi ang tatay nito ay pure. Kalahari. Ang nanay niya ay F2. Ito yung design, dapat na matutunan nila yung design, yung maintenance. Bakit kailangan ng tigigisang broom? Hindi ito pwedeng gamitin sa ibang kidding pen. Why? Pag nagtay kasi ito, pag ginamitan mo nito, contaminated na ito. Mahahawa na. Kami kanya-kanya silang walis. Kaya, ang pagbibigay ng pakain ay systematic. Hindi basta bigay ng bigay, other mabobloat. Pero marunong din sila mag-treat ng kambing na nabloat. Yung kinabagan, lumaki ang tiyan. Kaya nilang mag... Tapos mamatay yun, sir, ba? Oo, within 1 hour, kapag hindi mo na-alis ang gas nyo sa tiyan, patay yun. Pero sila, alam nila, by using natural way, yung tangkay ng papaya, putuloy mo lang yan, ilagay mo sa puwet. Lalabas na lahat ang gas. Para may tubo. Yes. Kasi otherwise, ang ginagamit dyan, yung mechanical na thorax, yung ice pick, ibinabaon. Yun yung pure sana sa anin na breeder back. Marunong sila dito mag-castrate. Yung pagkakapon na walang dugo. Iniipit lang. Itong design ng Gotos na to is a combination of modern and traditional. Uh-huh. Why modern? All the structures are made of precast, okay, steel, but the partition are made of bamboo. Bamboo. It's a combination of modern and traditional bamboo ang ginamit sa partition. Uh-oh. Roofing is are steel truss. Yeah. How long it will last the bamboo? Ito naman iba or? Naman to. This is pure modern. Okay. Modern 10% dito is traditional, only the flooring. Uh-oh. Kasi dito noong bago mag-pandemic, lahat ito punong-puno. Punong-puno ito. Wala kang malakaran kundi goat. Wala kang malalakaran dito kundi goat. Ngayon, ito become a model house kung paano mag-design. Can you imagine how we transform
yung aming loss into a more productive way. We lost the livestock because of the pandemic. It's not just a million. Mm. Unimagined, unbelievable amount of losses we suffer here because of the pandemic. But we cannot just stay crying, but we have to do something, thanks to TESDA and ATI. So this structure become a model structures kung paano mag-design ng mga scholar. Para pagdating nila doon, they have all the option. Basically, I'm a background of civil engineering. Mm. Kaya ina-adapt ko yan dito. Kaya kailangan makita nila, makapag-design sila ng structures when they become managers from an international firm. Kasi doon, bibigyan ka, pag sinundo ka na sa airport, dadaling ka na sa farm, sa farm na. Which is not 1 hectare, 100 hectares. Wow. The owner will call you from New York and tell you, are you arrived safely? Did you eat? Did you sleep? Tomorrow we'll have a meeting. Submit the design for my farm because I have ordered 1,000 cattle to arrive there. What are you going to do? Yun yung mga practical, ha? Real test. Yeah. O kung di mo alam. Kaya dito, tinitrain paggawa, pagre-report. Everyday may reporting sila dito. Mm. Supported by video and photos. Mm-hmm. Para alam nila. Ito ang isa sa mga highlight. Cattle area, forage area, lahat ng cattle area is produced by scholar. Part by part yan. Until na makomplete ng batch 5. Tinamang, ito matindi, ito madugo dito dahil ang profile ng lupa para siyang rice terraces. Kaya hinabol yan. Para ang level floor line ay level. Kaya kailangan makita yung elevation. Alam mo, ang gagawin dito, ngayon ay farm school. Okay. We are converting this thing, beside from farm school, to become an eco-farm tourism. Kaya inumpisa na yung open camping site. Yan, open camping site. Yan. Paano gino-grow itong, this okay. is a native Napier, sir, no? Right? This is a native Napier. Oo. Kanina, merong inawardan ng most industrious scholar in Napier cutting. Okay. Kasi ang Napier ay kailangan bagitan ng may measurement. Oh. Pag sinabing measurement, number of notes, yung buko, di ba? Mm-hmm. 1, 2, 3, and then proper cutting. Cut before the nodes. Before the nodes. Okay. Itong scholar, give me the one cutting ng kwan. Kasi may proper cutting. Yun ang una. Yung proper cutting ng Napier, whether it's native. Ito native, pinakamahirap patubuin ang native. Ah, talaga, sir? Oo. Kasi yung mga imported, kung ano yun, treated na yun eh. Pag sinabing imported, treated na yun. Ibig sabihin, may mga additive na formula na ginamit doon para mag-rooting. Tayo, kinukuha, yan, Ken. Ayan. Tatanim din naman natin yan. Ito, okay. Formula yan, sir. Ha? Pag sinabing node, number of node, 1, 2, 3. Mm-hmm. Ang cut niyan, Before the node. Okay. Ang angulo ng pagtatanim is 45 degrees. Okay. Na dapat tatanim right after the nodes, which is milliseconds lang. Kaya kita mo ang tubo, hanggang dito lang. Mm-hmm. Nakaganon. Then 1, 2. Kaya then yung pinakasuloy dapat nakataas. Uh-oh. Hindi baliktad. Hindi tutubo. Hindi tutubo, di ba? Yes. So dito, ang ginawa namin ay two method. Pinoy style and Thailand style. Okay. Ah. What's the difference, sir? Oh, what is Thailand style? Ang Thailand style, yung apat na plot dyan. 1, 2, 3, 4. Ang Thailand style, pahiga. Oh. Pero ang cutting pareho rin, 3 nodes. Okay. Pero pahiga. Tabon. Mm. Para to determine ano yung ang difference, makikita mo sa tubo ngayon. Yung apat na yun, 1, 2, 3, tinan mo ang tubo.
kumbaga, suppress ang tubo. Mm. Ito naman ang tubo nito. Ang bilis tumangkad, di ba? Mm. Pero yon madaling itanim. Tabon ka lang. Tabon ka lang ng tabon. Dito, yung lupa kasi, ito. Kung ito yung plot, plot yan, ha? Plot. Ngayon, bago mo itanim yung cutting na 3 nodes, yung ganon, kailangan itong plot na, yung lupa, yung cross-section, let's say cross-section yan, tatlong layer mo na. I-recondition mo yung lupa, tatanggalin mo yung mga solid, pupulbusin mo, first layer. What is the second layer? Manure. Second, ito yung first. Second layer, manure. Yung manure na lang doon. Okay. Na kinuha natin doon sa goat house. Manure. And then, third layer is yung lupa din. Lupa uli. Na minix na yung lupa, minix na yung manure. Dalawang mix. So, soil plus manure. Ang last layer naman ito ay dayami. Yung dayami para, kasi pag natapos yung 1, 2, 3, didiligan. Okay. Para lahat ng yung manure, lupa, magtatagas, manure, lupa, tatagas yan. Okay. So, wet na siya. Wet na siya. Pag wet na, saka pa lang itatanim ito. May distance. Diyan na itatanim. Ano yung planting distance, sir? 1.5 feet. Okay. 1.5 feet. Ang lalim naman ito, ay kung nasaan yung cutting. Diba? Kinat mo, kailangan hindi malalim na malalim. Then manure, kasi ito na yan eh. Ngayon, pag tinaniman mo na yan, lalagay na dyan yung dayami. Then dilig. Kaya ang dilig lang niya sa umaga tsaka sa hapon. Kasi nga tagaraw. Para ma-maintain ang moisture. Hindi tayo bumibili ng mga synthetic na plastic. Yung black. Ginagamitan natin ng dayami. So, kung makikita mo, ayun, yung pinaka-top layer niyan ay dayami. Oh, ngayon, meron pa tayong ginagamit diyan, spray. Na hindi sila rin ang gumawa noon. Ang ginawa naman natin diyan ay FPJ. FPJ. Fermented plant juice. Itong fermented plant juice para matanggal yung peste, yung mga sumisira sa dahon, gumamit tayo ng ipil-ipil tsaka kakawate. Ang kakawate, itong dalawang ito ay may component ng antibacteria at nakaka-recondition ng lupa. Kaya kita mo, green na green. Twice, pag nag-spray ka sa umaga, ulitin mo after 3 days pa. Kaya maganda ang tubo. Tira mo yung naandon, sir. Hindi tumutubo. Kasi dry na, hindi na nadidiligan. Scala, be ready for your audit! Inside now! So, ito yung ginawa ng mga scholar na small ruminant milking platform. Improviser? Yes! Okay. Reuse! Reuse. The goat will come in. We put the porridge or the lactating pits. We close it. And the goat will be here, ready for milking. Ito yun. Sir, ito yung nasa libro eh. Ito yung nasa libro ng DA. Okay. Ito yung nasa libro ng DA that the proper manual milking procedure, there are 7 steps. Ginawa nila yan. Challenge them. They must execute, deliver these things within 2 minutes. Within 2 minutes. Every time they make mistake, repeat. Ito yung simpleng milking platform. But we improve it. Ito. Lahat ng material dito ay reuse. O ano to? Sa milking,
may tendency ang lactating ay umuupo. Okay. Ito yung support. Ah. Ito yung support. Made up recycled material din. Ito yung mga lona na nasira yung gilid, kinuha namin. Oo. Kinuha. Cattle ranger ang in charge dito, si Nathan. And then, another highlight, not even farmers, practitioners, doesn't know how to use this. Ton, come here. Please, explain banana? To us. Ah, okay. Ito yung mga different types of forage feeding namin. Ton, what are the material prepared for your ruminants? Ano yan? Banana stock fodder po. Bale, ginagamit namin siya as forage during dry season. Meron po siya mix ng molasses saka ng salt para mas appetizing ang dagdag ng kanyang nutrients. Tapos, bale, ito po yung aming cattle rope na halter. Bale, mas madali po kasi mapasunod yung hayop kapag nasa facial area nila yung pressure kumpara sa leg o kaya sa sunod. Bale, yun po. One of the things here, kasi ito ay old tradition. Okay. Not all farmers are able to make this type of mascara. Yan. Kasi normally, nilalagay lang nila sa leeg o dito sa sungay. So, what are the disadvantage of that one? You cannot control properly yung ruminant. Okay. Kasi pag may nachochok siya, talagang ang tendency lalaban. Pero pag dito, as Ton said, the pressure from this and here allow them to obey your hand command. So ito, nire-recycle namin yung mga banana tree na nakuna na. Nabunga na yan, sir. Nagbunga na. Okay. Yung dahon nila, na green, binibigay pakain sa kambing, sa kanila, pati yung trunk, tinatanggal lang yung ugat. Actually, pwede na hindi tanggalin yung ugat eh. Kasi tutubo pa yon. Yung pinaka-trunk nun, kinukuha yung pinaka-core. Yan ang kinakain, di ba? Sarap. Ito yung isa sa mga very effective reuse. Lahat ng mga nakatanim dito ay being reused and being taught to the scholar. Part ito ng kanilang feeding management. Provide forage. So, ito naman yung ton. Ano itong ginawa natin na cattle leg restraint? Ang cattle leg restraint ay required for the safety ng eskola during milking. Ton, demonstrate. Ranger. Kasi pag mag-milking, dito ang milking kasi. So, when you milk, kailangan ma-secure ang safety ng scholar. Sila rin nag-improvise niyan. Although, mga available yan sa Lazada, Shopee. Pero, that is not our intention. Oh. Okay. Guys, lagyan to ng feed. Para hindi siya mag... Ranger, other Ranger. Put a... kumpay. Yung green. Yan. Sige. Yan. Kailangan yung safety kasi. Kasi kaya sabi ko sa inyo, yung mga scholar ko, ay tinitingnan ko yung kanilang skills. Kapag yung skills niya, may experience sa pag-aalaga, then I put them in charge as a team lead. Okay. Si Ton, kanilang family was a ranchero. Kaya meron siyang background sa pag-handle. O, yun. Yun ang star grass na kinukuha sa field. Star grass yan. Yan yung kinukuha pag 5 o'clock in the morning. Star grass. O, yan. Ngayon, idea niyan, pag nagme-milking, hindi sisipa. Hindi kasi sisipa. Hindi yan papalag pag may nag-milking na dito. Kasi yan yung mga milking eh. Then ito, pinapaliguan yan. Kailangan, yung buntot, ton. Then yung buntot, kailangan nakapuyod din yan.
may mga improvised din dito. Kasi why? Kasi pag umihi ang ruminant, tatagas, mag-suswing yan, ganun. Baka makontaminate yung milk. So, yan yung nasa last part ng kanilang dairy raising of ruminant. Yung dairy. So, ito ay native. Kung they can handle native, they can handle yung dairy milking cows sa New Zealand. It is more tame. Mas mabayad. Di ba? Dito, they need to tame the wild. At yun ang kanilang kailangang magawa. Kaya pagdating sa kwat, ising-isi na lang sa kanila yun. Di ba? So, ito yung mga solution na ginagawa nila. 2% disinfectant. Hindi ito binibili. Gagawin nila ito. Yung sabi ko nga, 2% ng iodine and the rest is water. Saan galing ang iodine, sir? Yan yung mga leftover ng farm. Ito naman, testing solution. O, ano ba yung testing solution? Pag nagmi-milking ka, kailangan makita mo kung yung milk na na-extract mo is safe for human consumption. Okay. So you need to test whether it's good for human consumption. Pag hindi good, gagamit ka ng testing solution. O, anong component nito? Sabon? Sabon. Kwan? Anti-bac liquid soap. Okay. Anti-bac liquid soap and water. Ano ang percentage? 90%, 90% of water, 10% of antibac. Yun ang ginagamit yan. Na, i-spray mo yan dyan. Pag na-collect mo, bakit ito? Apat. Kasi apat ang nipple ng baka. Okay. So ngayon, during milking, they need to put each nipple dito. Ngayon, testingin nila isa-isa kung aling nipple ang contaminated na may sakit na. Ano sakit? Mastitis. Yung namamaga yung nipple. Okay. Kalata nila punong-puno ng gatas. Pero contaminated yon. Malalaman mo yun pag nilagyan mo ng testing solution, what is the first reaction? Skola. Kapag infected, magpo-form na solid particles. Solid particles, even without putting the testing solution, visual inspection, may stain of blood. And then, when you dip your finger, and you put like this, and it become elastic, contaminated. Kailangan nabe-break agad. Pero pag yun ay naging elastic, contaminated. What is the other one? Which is obvious. Odor. Pero to make it sure, lalagyan mo ito. Slowly stir it at magpo-form ng solid particle. Pag nag-form ng contaminated na yan. And then you slowly drip it. Elastic yan. Yun ang bad nipple. So yun ang kailangan nilang matutunan. At ang porridge naman are combined effort ng Team 18B Batch 5. Ito naman, nilagyan din ito ng mga in-between. Kasi kung makikita mo, sir, yung mga pag nilinis ito, yung waste niya dapat mapapakinabangan ng mga napier. Kaya ang gaganda. Tapos itong mga to, yung mga nakatusok dyan, yan yung Indigopera. Which is one of the best. Pwede rin pala cutting. Basta may maintain mo lang yung proper cutting sa node. So, ang next natin, sir, if you allow me. Yes, sir. Magkaroon na tayo ng ceremonial tree planting. Guys. Tree planting na. Ito. It's my honor to plant this farm tree
together with agribusiness, Sir Buddy, sir. Okay. Okay, thank you, guys. And then we break for, We break. Okay. The moment of truth has come. It's time to open your silage container. Nung pinagawa ko yan, 21 days ago, ito ang documentation ng mga scholar. Are you ready? Yes, sir. As we agreed, if you fail, you get delay to your board exam. But I'm sure you will not get delay. That's how much I'm confident to you. Alright, guys. Pag golden yan, diretso na natin papakain sa ruminants nyo. Okay? Mag golden na product ka, hindi naman kinakain ng ruminant nyo, bagsak pa rin. Bagsak pa rin kayo. Kailangan, gold appearance, smell appearance, visual appearance, smell, and then actual feeding. Kailangan sa ilalagay natin, walang matitira. Don't worry, I will not give more. Yun ang titingnan nyo kung paano ko ibigay. Kasi yan ay silage. In the last 21 days, hindi yan kumakain ng silage. Pag binigyan nyo ng napakarami at kinain, kakain, kinain, at tagtay, bagsak pa rin kayo. Bagsak pa rin kayo. Kasi magtatay yan within 24 hours. And you are here until tomorrow. So there are chances, again, na kunod. Yun yung parameters ng ating audit. Visual, pasado. Smell, pasado. Color ng inyong, kasi dapat pag binuksan to, kaya nakasealed yan eh, di ba? Hindi pwedeng matamper. Pag tatamper dyan at nawala yung signature ko, reject. Ay, hindi naman tamper, di ba? Tingnan nyo mamaya. Ha? Bago kong buksan yun, team leader had to inspect whether it's tampered or not. When you say no, then I will open it. Agree? Yes, sir. Para wala tayong gray area. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.